Yo, what's up mga kadidin? Welcome back din sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At yung busina natin ay humina na. Kaya pala humina. Ayan ha. Napigtas na. Pigtas na pala. So, ang gagawin natin, papalitan din natin ito ng PIA horn. Tapos maglalagay tayo ng adjustable o yung rapid horn relay para mas maganda. Ayan, naputol lang. Ang ingay na pati niya. So, wala na tayong babaguhin sa wiring. Maglalagay lang tayo ng rapid horn relay natin. Tapos kukunik natin dito. So, babaklasin na natin to. Positive, negative lang naman yon. Baklasin muna natin yan. So, ilalagay natin na PIA horn. Papalitan na natin yung ating busina. Yan, hindi pa bukas yan. So, lalagay natin ito. Hinangan muna natin. Mas maganda kasi nakahinang yung mga terminal nito kaysa dun sa nakaipit. Okay. Tapos, ito yung ating relay. Ating interruptor relay. Lagyan natin ito. Para medyo may angas naman yung busina natin. Ayan. Positive, negative lang naman yan. Ito yung papunta sa busina. Tapos ito naman yung papunta sa positive negative na galing sa relay natin. So mamaya explain ko na lang kung paano ko ikakabit siya. Hinangan muna natin yung ating busina. Ito. Piya. So, ito na mga kadate yung ating PIA horn. Nilagyan natin ng wire. Huwag kayong gagamit ng malinipis na wire dito para magandang tumunog. Ayan. So, ito, baklasin na natin. Pangit to. J2 Racing. Nahina. Pag nagtagal humihina. Kaya ating tanggalin na to. So, ito na mga kadate. Sinampulan ko muna i-connect. Itong wire na to, ito yung galing sa 87 ng ating relay. Yung pa-out, papunta ng busina. Yan. Dito ko siya ilalagay. Yung iba kasi sa before ng relay. So ito ang gagawin ko after na ng relay para hindi na ako maghalukwat ng wiring ko. So ito na mga kadate yung sample natin. Simulate lang muna tayo. So yung relay na interrupter natin, dito natin ikakabit siya after na ng relay ng busina natin. Ito yung relay na yung dual horn natin eh. So yung 87 pinutol ko. Ayan, ito 'yon, yung galing sa 87. Yung pa-out papunta ng busina. So may mga wiring naman tayo na kung paano maglagay ng relay sa busina. So puputulin lang natin yung 87 tapos igigit na natin yung ating relay interrupter. Ito yung galing sa 87 natin na wire diretso dito sa kulay pula ng interrupter natin. Tapos itong itim, negative naman yan. So, maghanap na lang kayo ng negative or maglagay kayo ng wire ng negative, i-connect nyo dito sa itim. Since yung setup po ng aking busina ay mayroong negative na nakahiwalay, so tinanggal ko yan doon sa inalis natin, tapos dito natin inilagay. Ayan, sa itim. Tapos itong dalawa namang wire na pa-out galing sa ating interrupter, so kahit magkabaliktaran, walang problema. Kung naka-dual horn kayo, usually lang naman na naglalagay ng relay dual horn, pagsamahin nyo yung dalawa, ayan, dalawang wire nung busina mo, isa, dalawa. Kahit magkabaliktaran yan, connect nyo doon sa isa, tapos yung dalawa din na kabilang side, pagsamahin nyo rin, connect nyo dito sa isa. Kahit mabaliktad yan, walang problema. Ayan o. Kaya pag binuhay natin, pag binusina natin, ito na. So, yun yung ano, yun yung ating connection ng busina ngayon. Ayan. Ipipix lang natin para ma-finalize na natin. Ito. Tapos ikukunik ko yung aking mini driving light doon sa busina. Hanapin nga pala natin mga kaduit yung positive para mailagay natin yung ating mini driving light, passing light.
So, ang gawin natin, ito yung negative natin, di ba? Connect lang natin yung ating tester dyan. Tapos, hanapin natin dito sa dalawa. Kasi, kahit sabihin mong walang polarity ito, may negative, positive, negative pa rin ito. Walang problema na magkabaliktaran sa ilaw. Pero, kailangan pa rin natin mahanap yung positive kung alin sa dalawa. So, tingnan natin. Dito sa isa, yan. Pag binusina natin, kailangan iilaw yan. Oh, wala. Ibig sabihin, itong nasa itim natin, ito ang ating positive. Yan. Dito natin ikukunik yung ating yun. Dito natin ikukunik yung ating mini driving light para magkaroon tayo ng passing light. So, dito natin ikukunik ito. So, lagyan natin ng tanda ito para dito natin ikukunik yung ating existing na wire. Ito yung existing wire natin eh. Ayan. Ito yung existing wire natin na papunta sa mini driving light. Meron niyang ano, mga kaduit. Meron niyang diode para pag binuhay ang mini driving light, hindi tutunog ang busina. Ayan. Ito yun. So, duduktungan lang natin ang wire to tapos diretso dun sa ating relay interrupter. Okay, papinalize lang natin mamaya. Ito na mga kaduit, final fitting tayo. So, ito yung ating relay. So, alam naman natin yung supply niyan. Marami na tayong naging vlog niyan. 30 sa galing sa battery, direkta po 'yun. May fuse. 10 to 15 amperes na fuse. Tapos yung 8586, connect lang po natin dun sa stock na wire ng ating busina. Kung tatanggalin natin yung ating busina. Pero kung hindi naman, maglalagay tayo ng supply. Yung 85 papunta sa accessory wire. Tapos yung 86 papunta naman sa negative. Ayan, yun po yung magiging wiring natin dyan. Tapos yung 87 natin, which is yun yung positive natin, ito yun. Ito yung 87 natin, ito yung positive output dyan papunta sa busina. Maghahati yan dun sa dalawang busina natin. Magiging dalawa yung dulo nyan. Isang galing sa 87 tapos maglalagay tayo ng dalawang wire papunta sa dalawang terminal ng ating busina. Ayan. Tapos ito naman po yung negative ng ating busina. So, magiging dalawa rin yung dulo nyan, connect dun sa dalawang paa din ng ating busina. So, ang ginawa naman natin, pinutol natin, tapos naglagay tayo ng relay interrupter. So, dito naman sa relay interrupter, yung pinutol nating negative-positive na galing sa relay, tapos itong negative na to, kinunik ko talaga to sa battery para mas malakas. Hindi sa body ground, hindi sa harness. Direkta sa battery po itong negative na to. So, yung supply ng ating relay interrupter, positive, kinunik natin doon sa galing sa 87 natin na wire. Ayan, dito natin kinunik. Tapos yung galing sa battery natin na negative, kayo nang bahala, pwede rin body ground dyan, pwedeng connect niyo sa negative ng motor. Dito natin kinunik sa negative ng ating relay interrupter. Tapos dito sa dulo, hinanap natin yung positive. May kahit sabihin walang polarity ito pagdating dito sa busina, pwede nyong i-connect pareho yan eh. Kahit magkabalikaran, walang problema. Pero ginawa natin, hinanap natin yung positive at ito yung positive nya. Itong area na to. So dito naman natin kinunik. So mamaya na yan. Ito na yung area na to. So ang ginawa natin, pinagsama natin yung dalawang paa ng ating busina. Ayan, dalawang paa. Ayan, combine na natin, kinunik natin dito sa isa. Ito yung positive, hinanap natin yung positive. Pero kung wala kayong passing light, okay lang kahit wala. Kahit hindi nyo nahanapin. Tapos yung dalawang negative natin, ng paa, yung dalawang paa ng ating busina, ito, kinunik natin dito sa kabilang paa ng ating relay interrupter. Ayan. So, mayroon tayong passing light, kaya ang ginawa ko, dito na ako kumuha, gusto ko kumukurap din yung ating mini driving light once nabubusina tayo, kaya dito natin siya kinunik after. Pwede rin naman dito kung ayaw nyo. So ayan, ito yung diode nya, existing na rin yan, yung connection ko na yan dati pa, kinat ko lang dito sa linya nito, dito siya nakakunik eh, kaso kinat ko para dito ko na siya ilalagay sa after para pag busina ko, sasabay yung ilaw sa busina. Ayan na oh.
See? So, ipipix na lang natin po yan. Isa pa. Okay. Pipix na natin. So, ganun lang. Hanapin nyo lang yung positive negative dito sa dulo kung meron kayong passing light kung gusto nyo maglagay. Tapos maglagay kayo ng diode para pag binuhay ang busina, hindi babalik yung kuryente dito. Hindi tutunog itong busina. Yun yung purpose ng diode. Tapos, kung wala naman kayo, walang problema yan. Connect nyo lang yan sa dalawang paa ng busina nyo. Wala nang problema yan. Diretso na yan. Okay. Kung stock busina naman kayo, bunutin nyo lang. Dito yung hanapin nyo lang yung positive ng busina nyo. Connect nyo dito sa pula. Tapos yung negative dito sa itim. Tapos itong dalawang dulo na to, connect nyo lang dun sa dalawang paa ng busina nyo. Kung stock busina lang kayo. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kadali. Okay. I-fix na natin. Okay mga kadali. Tapos na tayo. Ayan. Na-fix na natin lahat. At inayos ko rin to, nilagyan ko ng yung nut na mayroong butas sa gitna, tornilyo na mayroong butas sa gitna, binili natin sa TikTok. Ayan, sa TikTok shop po rin yun kung gusto nyo mag-order para hindi na kayo dudukot dito sa ilalim pag maglalagay kayo ng tornilyo. Tornilyo na lang ang tornilyo. Ayan, di lang ako nakabili ng stainless na screw, so bibili natin yan ng stainless. Okay, testing. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, so yun ang mga kaday, tapos na tayo. At okay na yan. Ready to use na yan. So, magsisimba naman tayo. Thank you, thank you. God bless po. Sana may natutunan kayo dun sa ating simple tutorial ngayong araw sa paglalagay ng interrupter relay sa ating mga motor. Yan. Ganun lang kasimple. So, lagyan na lang natin ang diagram yan. Thank you, thank you. God bless. So, mga kaduit, naglagay nga pala ako ng diagram para dun sa mga nalilito sa wiring kung paano siya i-connect, i-install. So mamili lang po kayo dyan sa ating mga diagram. At kung mayroon pa po kayong karagdagang tanong na kailangan malaman, pwede nyo po ako i-message sa aking Facebook account, drabi, para po ma-send ko sa inyo yung mga diagram na yan, or ma-explain ko pa rin po sa inyo yung mga iba pang hindi nyo mag-gets na connection ng ating horn with the relay interrupter natin na diagram. Ayan. So maraming salamat po sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Sana po ay kahit paano ay may natutunan kayo sa ating ginawang installation ng ating interrupter relay sa ating horn at sa ating mini driving light. Thank you very much po. Pili lang po kayo dyan. God bless po sa inyong lahat. Special shoutout din nga po pala kay Sir Jorin Bert de Laza. Yan, solid supporters po natin yan. At sa lahat po ng mga solid supporters po natin, ng mga nandyan, kahit ilan yan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Tuloy-tuloy lang po tayo kahit ilan po tayong solid supporters natin. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you.